Hello mga pare ko, magandang araw sa inyo. Bale, ito na yung ating susunod na topic na video. Ito yung pag-a-adjust ng preno nyo sa likod o yung rear brake. So sabi ko nga, nakapag-adjust kayo ng chain kanina. So inuulit ko, pag nag-adjust kayo ng chain, automatically titingnan nyo rin yung preno nyo sa ulihan. Kasi yun din ay magagalaw. So mawawala siya sa ano nyo, sa inyong adjustment. So ganito yung pag-adjust at pag-check ng inyong pre-play. Ulit ko nga pala guys, itong brake pedal nyo na to, may pre-play din to. So ang pre-play nya is 1 inches to 1.5 inches. Depende na lang din sa gusto nyo. So kung pwede kayong gumamit lang ng tantiometer, yan 1 inches to 1.5. O kung gusto nyo ng accuracy. Sa accuracy guys, ituturo ko sa inyo, gagamit kayo ng ito, ang mahiwagang ruler na naman. So ituturo, itatayo nyo lang dito. So ayan, nakita nyo, nakalagay sa akin sa 1. So saka nyo siya didinan. So ayun, mabot siya sa 2. So ang pre-play ng akin is nasa 1 inches lang. So pwede rin kayong bumaba na hanggang 1.5. Ang gusto nyo, hanggang 2 pa lang eh. Kaya lang, make sure nyo na agnaan dyan na yung bato. For example, itong kamay ko, bato to, ay sigurado. At tinamaan yung brake pedal nyo, tanggal yung brake pedal nyo. So doon na lang kayo sa safe na position. So yun nga, 1 to 1.5 inches. So hindi rito yung nag-a-adjust yung preno kundi sa likod. So ngayon pumunta na tayo sa likod. Yun guys, bali dito nag-a-adjust dito sa likod. Ito yon, ito yung inyong sa preno nyo. So kukuha lang kayo ng gis, luwagan nyo muna tong inyong lock nut na to. Yan. So pagkaluwag nyo ng ganyan, pwede na kayong gumamit ng adjustable o yung kasukan nito ng 14. So inuulit ko, pagpakanan, yan yung pahigpit. So ibig sabihin, pag hinigpitan nyo siyang ganun, ang mangyayari sa preno nyo, babatak siya. So pag nabumatak siya, yung pre-play nyo doon, liliit. Sa halip na 1 inches, magiging 0.9 na lang siya. So once na naman niluluwagan nyo to, sa akin nga pala guys, pwede nyo kamayin na. Sa akin kasi malamig, maano lang, maluwag. Pwede nyo rin gumamit kayo ng labi. Yan, pwede nyo kamayin. Pag niluwagan nyo naman siya, ang mangyayari naman sa pre-play nyo sa labas, magiging mababa naman siya. Pwede kayo maabot ng hanggang 1.5 or 2. So ngayon, dito kayo. Hanggang nag-a-adjust kayo rito, titignan nyo naman yung sa harapan. Apakapakan nyo siya, dadamayin nyo kung okay na. So habang nag-a-adjust kayo, nga pala, inuulit ko ba, meron din siyang loop. Ayun. So ingat kayo, dapat yung loop na yun ay nakatugma na naman dito sa buko. Dapat nakasakay siya. Kasi pag hindi nakasakay ito at ganito nangyari sa inyo, ay masisira naman tong adjuster nyo. So dapat ganun siya. So ayan, makikita nyo. One turn, namalapat siya. Ayan, pabalik naman. Ayan, lumalapat. So ayan guys, na-adjust nyo na. So habang nanghihigpit kayo rito, punta naman kayo doon, apak-apak. So pag okay na, testingin nyo naman, syempre. Paikutin nyo na tong gulong nyo. Dapat walang sabit. Pero kung susundin natin yung 1 inches na minimum, sigurado walang sabit tong gulong nyo. Yan, pakinggan nyo. So pag walang sabit siya, 1 inches to 1.5 inches yung brake pedal nyo, okay na tayo dyan. So clear na tayo. Pwede na tayong magigpit itong ulit na nut nyo. Yan, so okay na. Pagkatapos dito guys, testingin nyo naman yung ilaw nyo. Yan. So ayan guys, bali pag mapa kayo rito, yan guys, tignan nyo kung meron kayong ilaw tulad nun, yan. Dapat doon kayo sa likod is umiilaw yung preno nyo. So pag hindi umiilaw yung preno nyo, mag-a-adjust kayo ngayon dito. Dito. Yan, dito yan guys. Kasi ito yung inyong brake light switch. Ito. Yan ang inyong brake light switch. So na-adjust yan. Pag binatak nyo siyang pataas, na ganun, higpitan nyo lang, tataas siya. Ibig sabihin, ito, maaga yung kanyang release, yung kanyang engagement. So, kunting apak nyo lang dito, iilaw na siya. Kung ayaw nyo naman, gusto nyo i-delay, so luwagan nyo to. Pababain nyo tong brake light switch na to. Pababain nyo to. Para kahit na madiin pa yung apak nyo, hindi pa siya ilaw. So, ito yung adjustment guys. Ha. So, ayun, napakita ko sa inyo. Ayun o. So nababatak yan, ayun oh, ganun oh. So ayun oh, ay nababatak. Kita niyo. So ayan, so diyan siya ina-adjust. So ayun guys. Okay na tayo. So na-adjust niyo na rin 'to.
according din sa gusto nyong preno at na-adjust nyo na rin yung preno nyo sa likod. So ayan, okay na tayo. So hopefully guys na nag-gets nyo yung aking pinagsasasabi rito. Kaya na-adjust nyo na yung chain, na-adjust nyo na yung preno sa harapan, na-adjust nyo na yung preno sa likod. Very safe na kayo. Very good na kayo for long drive. So hanggang dito na lang guys. Hopefully makatulong na itong video natin. At gagawa pa tayo ng iba pang video about sa maintenance ng motor. Tulong ko na rin dito para sa mga newbies at sa mga namili ng second hand na motor na walang manual. Bali ako na lang yung gawin yung manual. At ituturo ko naman sa inyo. Lahat naman na tinuturo ko sa inyo ay galing din naman sa manual. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa oras. Paalam. Paalam sa inyo.